aking yaya at ng aking baby. Makikikain kami saglit sa bahay ng kaibigan namin dahil tumalaw tong kaibigan ko from Vancouver, which is my friend then all the way from Singapore. Yeah, right? So yung friend namin na pupuntahan dito is kasama din namin dati sa Brampton. So they thought of moving here kasi dito sila nakabili ng properties. And from what I've known, mas mura ang property dito compare sa Brampton. Di ba, bro? Yeah. Pero magkakalapit lang to eh. Di ba yung nadaanan natin kanina? May kilala ako dito na matagal na sila dito sa Kitchener. Pero, okay din naman dito. Yeah. Ganda ng park dito, bro. Basta ano lang, fresh, eh? Dito ka lang makakita. Na dito walang masyadong tao sa Vancouver, di ba, bro? Yung ganyan, daming tao, yeah. No? Oh. Daming tao. Kumbaga, kung gusto mo ng low pace of life, less noise, less traffic. Punta ka dito. Let's go. Green light. Ganyan sa Vancouver. Sabi ng friend ko, yung lugar sa tinitira niya sa Vancouver is parang ganito rin. Medyo makitid yung daan. At the same time, bukod sa makitid na yung daan, left and right, may mga naka street parking, which is allowed siya 24 hours. Pero alam niyo, dito sa Kitchener, I just observe, ang ganda ng lugar. Medyo small town siya. Tapos, ang dami niyang mga so-called mama shops. Yung mga maliliit na parang mga tindahan. I mean, tindahan siya na sa mismong compound nila, bro. Sa mismong property nila, ang dami maliliit na mga tindahan dito na bahay na kinonvert nila into tindahan dun sa baba. Ang cute. Mamaya pag may nakita katulad nito, ayan. Ayan. Ayan, di ba? Ayan, isa pa yan. Tapos, may nadaanan kami kanina doon. Ang ganda-ganda. Ang cute nung tindahan na yun. Ayan. Ang ganda ng lugar nila dito. Ang ganda. Tahimik. Style ng mga bahay na maliliit. So, 2 minutes away, we are reaching our friend's place. Okay. Ito yung tipong mga parang country. Countryside. Yeah. Oh, ang ganda nga. Uy. May pagka old school bro yung ano nila eh, oh. Yep. Oh. Saka maraming kami dito. Oh. Oh, yung chonky-chonky muna tayo, guys. Yan. Chonky-chonky muna pa naghihintay ng train. Yan. Okay. May train nga. Oh, may train nga. Naku bro, baka 10 years pa tayo nito. Inabot tayo ng train. Okay, so inaabot kami ng train and hopefully hindi to yung 100 or 200 carriage kundi abutin kami ng ilang minutes na nakatambay dito. Ayos ah, just in time talaga. Ayos, patapos na yung train. Ayan. Gusto niya yung tumain. Ayan, buti na lang at hindi ganun kahaba. Ayan, oh, see? Ayan, Union Pacific. So, ayos, tuloy na ulit kami at in 2 minutes time, we are reaching our friend's place. Let's go! Green light is on. Red is stop. Green, oh, we have to turn right here? Yes. Turn right kami dito. Patawirin muna natin ang dalawang ate. Ate, bilisan nyo. Mga puti pa yung ganun dito. Yeah, puti. Oh. Hindi masyado maanaps dito din. Hindi pa kami nakapunta dito ng Kitchener pa? Or nakapunta kami pero hindi sa Kila Gerald. Sa church. Sa church. Dinala kami ni Tito Edwin. Travi. Nireklamo na siya. Reklamo na. Matagal daw ng unang panina. 1342. Dede na ako. Oh, ang ganda. Ang liit nga ng lugar nila dito. Pero small town vibe eh, no bro? Ang ganda din ang bus. Small town vibe. Okay. Okay, reaching soon. Ano yung number yun? 690. Basta kung ano saan tayo dali ng GPS, yun na yun. Turn right bro, diretso lang dito. Turn right. Sa corner sila. So ito yun? Yeah. Ito, yun natin yung truck ni Gerald. Ayan ba yan? Oh, yan ata. Yan natin yung truck ni Gerald. Ayan o. Ayan, parada daw tayo sa tabi niya. Ay, oo, kasi ito yung bahay. Oh, yan yung bahay nila. Ayan, oh. Ang ganda. Okay na rin. Okay, hindi na crowded, rin. Ano? Oh, yun. Ito sa akin ni paring Gerald. So, dito kami ngayon. Parada. So, dito na kami sa bahay ni Tropa. Parking na. Parking na kami. Tabi daw kami sa sakyan niya. So, number 1 ba yung bahay nila? So, sa number 1 ata yung bahay nila. Number 76. 76.
Oh, 76-1. Oh, ito nga yung bahay nila. Bago yan, baba ko muna ang mag-anak ko. Salamat sa pag-drive, brother. Thank you, bro. Silang lang at ang aking baby. Pero 140, ha? Hi, sis! Uy, tulungan niyo ako. Hindi ko ma-push. May kasama akong driver, sis. Huwag ka na mag-mask, bro. Hindi sila nakamask. Ano ko ba? Mask ka pa. Musta, bro? Long time no see. Okay. Musta? Andito. Meanwhile. So to be honest, ang ganda ng vibe dito sa Kitchener. Ibang iba talaga kumpara sa Brampton sa amin. At ngayon lalabas kami sa Glet kasi. Kahit ano bro, pantanghalian. Pantanghalian. Eh, Pinoy store dyan. O, ito, tingin natin. Let's see, brother. So, bili muna kami pag guys. Saan ba tayo dito, bro? Doon lang sa mga Pinoy store. O, may mga Pinoy store dito. So, diretso kami. O, may pagsinarating yung ano, yung handa. Yeah. Okay lang. Sige. May kainan pa rin naman ulit pala mamaya eh. Oo. Bro, ang tahimik dito sa inyo. So, yes. Bon. Sobrang tahimik. Yeah. Walang masyadong ano? Walang masyadong nadaan. Namimiss ko na yung mga friend kong pana, bro. Namimiss ba Brampton, bro? Oo. Dito, puro puti dito, bro. Oo, oh, dito. Later, oo nga eh, papansin ko nga eh. Puro puti dito. Pagpunta ka ng grocery, doon yung malalaman yung ano. Take care. Galing nga kami ng ano sa... Brampton ano kara. Parang puto mga small town talaga bro eh, no? Mm-hmm. Just yung mga luma yung mga bahay. Tira doon yung downtown Kitchener. Oh. Google. Nandito ang Google. Oh, Google. Oh, doon sa banda ron. Tapos pati kahit yung mga train stops dito, vintage na vintage yung mga ano nila. Ilaw, no? Oh, ayan. Busy si Matrix, oh. Matrix! Ito pala yung ano, JNP Filipino Store. Bahay lang to? Oo, bahay. Ang ganda ng vibe eh, oh. Bahay daw, baka pangalit ata. Okay, sige, punta muna tayo. Oo. Medyo maliit lang yung grocery store, pero mukhang kompleto sila din yung tinda dito. Puro Filipino staff. Ha? May siopaw, ganyan. Tapos yung mga, ayun, mga Filipino cup noodles, meron sila dito. Ayan. Mushroom? Tapos yung mga, ayan, meron silang pizza dito. Okay, Del Monte, yung mga sauces natin na ginagamit sa spaghetti. So, meron sila dito, ayan o. Ano ba tawag dito bro? Tawag dyan? Bibingka ba yan? Ano ba yan? Kasaba. Kasaba. Merong halo-halo. O may siopaw. For sure, may balik dito. Masukay sa kanila. Ah, ulam ba doon? Eh, oh, tara. Blue Bay sardines na lang. Kain ko yung kain. Oh, kanin muna bro, kanin. Wala pa kaming kain. Huling kain ko, kain natin kagabi sa bahay bro. Hindi pa ako nag-almusal. Oh, wala akong masyadong appetite. Okay, let's go. Hello, ate. Papatikimin ko ng... Uy, crispy pata. Yun. Yeah. Yun. Ano mukhang masarap yan, te, ah. Magkano dyan? Crispy pata. Eh, ano ba yung isa? Litsing kawali? Isang crispy pata muna. Tapos, ano pang gusto niya, bro? Yung pansit. Pansit. Yeah. Dalawang. Ito na container? Pansit. Isa. Pansit. Ano to? Adobsi. Ano pang gusto niya? Adobsi. Ano pa? Huwag na barbecue kasi may ano na eh. Yeah. Pansit. Pansit. Apretada. Apretada. Ano kumusta naman negosyo, te? Okay lang, kayo ka dyan na. Ano ba ito, Lumi? Bulagers! O, may atsara sila dito. Siyempre, Filipino store, di mawawala yan. So dito, pag Filipino store, di nawawala ang adobo, ang pansit, siyempre, sinigang. Sinigang, kailangan natin sabaw, bro. Ayun, isa din mga Lumi. Ano ba yun? Molo? Molo? Ano ba ito? Molo na lang. Ito, molo na lang, molo. Ano yan? One ton. Tapos, barbecue. Siyempre, mga nagkikraving dyan ng tuyo. Ayan, meron. Ate, magkano yung isang gantong atsara? $6 atsara. Okay. Ano ba ito? Wala naman. Yung binilangin nyo dito, ganun pala yung araw binahay ko. Ayan, molo. Ang oras. Ito na yung 1 ton, te? Yeah. Tsaka ito pang, ano? Pata. Crispy pata. Patatas na po. Crispy pata. Ayan. May mga kasama ka ngayon ah. Ah, okay, dinayo ako itong isang taga British Columbia. Oh, that's nice. Vlogger natin ito. Taga Brampton.
Brampton, Mississauga. Ang ganda pala sa lugar nyo dito, te. Maliit lang pero ano? Maliit pero okay siya. Okay siya, tahimik, tas compact, lahat nandito na. Hindi crowded. Hindi crowded. Hindi tilapia, oh. Hindi tilapia. What time now? I have to take my medication. Ate, bigyan mo kaming one tomas dyan, ha? May kasama bang ano to? Sauce? May sauce yan. Ah, may sauce pa ito kasama. Kamas malapit itong Will? Oo. Ay, 25 yun eh. Downtown Will. Uy, may kasama palang ano yun, yung pansit namin. Amin ba yan? Hindi, hindi. Sa atin yan, iba pala yan. Pero tayo yung apretada. Medyo maliit. Pero kompleto ng tinda. Kaya din ako nandadali sa city city. Pag may bagong pandesal, napili ko sa atas mabalik. Okay, now, we'll try around. So, what the guy works here. Uy. Mang Juan. Chicharon ni Mang Juan. Eventually less noise. Tsaka hindi traffic. Kaya... Hindi traffic eh. Wala nga masyadong sasakyan eh. Oh. Yung nga napansin ko dito eh. Oo, okay dito. I mean. Alin yun lang talaga gulpi ako sa gasolina pag sa. Doon ka pa rin ba nag-work? Doon pa rin. Ah. Oh. Pag sana sa 400 plus ang budget ko sa gasolina isang buwan. Lucky. Okay. Kainan na everyone. Kainan na Donya. Travi! Yeah. Pinoy food kami ngayon. Oh, ganda ng bahay nila. Ayos. Kain na tayo. Okay. Kumusta naman ang buhay? Buhay Donya. Mukhang malakas ang racket mo ngayon ah. Yung eyelash mo ah. Nakita mo yung room niya for ano? Oo naman. Ako pa kanina. So kung gusto nyo guys magpagawa ng eyelash, here's the man. Sell, sell. Tama ng pormahan pang Matrix. Bro, may bala, may bala, bro, may bala. Paano? May bala. Inspector Gadget. Ito ako believe talaga si SL. Ang ganda mo mag-ano eh. Mag-gawa, mag-ayos ng ano. Display sa bahay, arrangement, interior decorating, mga ganun. Hindi lang special, pati sila. Kapag kasi gusto mo, o sige, bilhin mo. Tsaka ito pa malupit. Alam mo ba yung kotse nila? Kinash pala nila yan. Grabe! Astig, bro! Walang pera! He's ready! Kung may sasakyan lang naman, di ba? Mm-mm. May sasakyan, o. Kanin at... Kanin at kanin. Yan. Mang Tomas na lang. Binigyan kami ng sauce at kakaunti lang. Pero ginagawa pa? Ginagawa pa. Ang ganda ng kitchen nyo rin. Maliit lang pero organized. Ano? Siyempre, style ni Hazel yung mga ganyan eh. Yung maliliit na design eh. Diba? Ayos naman. Microwave. Tinlutuan nila. Okay. All the way to second level. Doon. Desel, i-vlog mo yung pagkuha ng bahay. Total, andyan na kayo eh. Oh, yung pagkuha ng bahay. Next year. Dalawa na yung bahay nyo ngayon. Ano masabi mo, Sel? Dati nangungupahan lang kayo. Dati nga yung bahay namin. O, diba sa basement lang kayo dati? Hindi. Tapos, before nun, ano lang nun eh. Ano? Quarto lang. Doghouse lang dati. ngayon, bro, dalawa na yung bahay. Dalawa na yung bahay. Dalawang doghouse. Oo. Dalawang doghouse. Nakakakubra. Nakakubra naman. Malakas ang racket, Sel, yung eyelash business mo, no? Eyelash lang talaga yun. Eyelash lang talaga. So, kung gusto mo paggawa na... Eh, Sel, sabi mo number mo. Gusto mo pag... Wala akong number. Lash by Celine. Lash by Celine. Meron kang page niya sa Instagram? Meron. Sige, lalagay ko dyan sa ano. Dito, dyan. Lalagay ko dyan yung ano niya, page niya. Kukuha kayo ng $10 off. $10 off. So, dito yan sa Kitchener. Kano ba ang ano, ang minimum ano sa eyelash mo na? Papagawa ka ng eyelash. $10. So, paano ba yan? Pupuntahan mo sila o sila pupunta dito sa bahay mo? Pupunta sa may studio nga pala si Hazel dito. Pwede kong pakita yung studio? Pwede pakita? Sige. So, ito yung studio ni Madam. Kung akala nyo nag-joke-joke lang kami sa eyelash, ito talaga yung studio niya. Ayan, dito siya nag... At may certificate talaga siya. Ayan, may certificate talaga si Hazel na nag... ano siya, naggagawa talaga ng eyelash para sa mga girl lalush. At ito yung presyo niya. Ayan, nandiyan na. Basahin nyo na lang dyan kung magkano ang paggawa ng eyelash. Ayan, so ito yung studio niya.
Wow, nice. Nice. Ayos, ayan. Ito yung sample ng ginawa niya ngayon. Ayan. So ayan, dyan, iraratay yung... Massage bed talaga siya. So meron siya talagang ano, yung para sa ulo. Ayan. Tapos ito yung ilaw pag habang... Ring light. Ring light. Ayos, ayos. Ayan yung mga sample. Mga equipments, mga gamit niya dito. Hindi lang organized kasi. Kung ba't may ulo to? Magkakapatapos lang magpalagay ni Weldon. Yeah. Magpapa-extension pa ako mamaya. Wala ka bang numbers? Baka sabihin mo na lang dito sa ano? Wala. Ikaw. So, asa mang calling card mo? Anong calling card ko? Yan. Pa. Ayun, may calling card si ito. Pang Hazel. Ayan. Diba? Lashed by CLN. Yan. So, yan. Kita nyo na lang dyan. Nice. Ayos. Sige, kunin ko itong isa, Sel. Sige, sige. Para pag may mga friends ako na gusto kong magpaayos ng eyelash, papuntahin ko sa'yo at ito yung sample. Huwag mo itutok sa akin yung sa face talaga. So habang kami ay nagla-lunch, chill muna si Travis dito dyan sa kanyang car seat at habang nanonood siya ng Cocomelon! Kain na kami. Siyempre, typical Filipino food, pancit, kanin, hindi mawawala. At ang lechon, lechon pata. Ayan. Sarap naman ang pata. Mahingit tayo sa taga Vancouver. Kaya hindi ko alam kung may lakad sila ngayon, pero parang wala eh. Alam, ang pamilya, ang family mo doon. Sila. Ito, re-picture tayo. Kami ko niya nabi. Okay. Smile. Dali. Ha? Dali. Ah. 1, 2, and 3. Record yan na! Kaya tayo! Record yan! Ginaw niyo ako! Naka-record, hindi naman talaga picture! Kaya na rin yan eh! Kaya na!